galon ang puso ngayon. Hindi ako makatulog! Hindi ako makakain! Just to prepare our deity venue! Harry Duque!
Thank you sa ating MC, ginumama kong doktor. Gusto mo lang sumaya. Walang music. Ayan o, meron na. Kaya nyo ba kisagaw yan? Si JPE, sinasa lang to. Si JPE, kaya ikanta to. Anyway. Mabuhay po ang Cagayan! Mabuhay po at happy birthday, JPE! Mabuhay po sa susunod na presidente ng Pilipinas, Bongbong Marcos! Mabuhay po ang ating tumatakbo, kongresista ng First District of Cagayan, Katrina Ponce Enriquez! Mabuhay po ang tumatakbong Vice Governor, Vera C. Tumaliwan! Nandito rin po ang aking kaeskwela, Majority Floor Leader, Martin Romualdez! At ewan ko ba kung bakit pilit nilang sinasabi, pero siguro po pareho kaming kulot nung totoo pa ang buhok ko. Pero sinasabi nila, kasing guwapo daw, Congressman Tony Pep Albano. Sige na nga, kaunti lang mas guwapo siya sa akin. At nandito rin po, abay, magseselo si Sandro. Ang buong akala ko, si Sandro lang ang crush ng bayan. Meron palang bigger crush ng bayan. Walang iba, kundi si Vincent Marcos. Lahat ng mas crush, si Sandro, kumiyaw! Lahat ng mas crush, si Vincent, kumiyaw! Tay. Sino may crush sa tatay BBM? Hindi nagpatalo ang tatay. At syempre, narito rin po, General Tom Dianteon, ang ating Sec-Gen ng Partido Federal, at ang kaklasiko ng 17th Congress, Congressman Ting. Palakpakan po natin silang lahat. Well, nagpapasalamat po ako sa pagkakataon na makasama kayo dito sa Cagayan. Ako po ay sumapi sa unit team dahil panahon na na magkaisa. Nung ako po ay tagapagsalita ng IATF at ng presidente, ang pinakamahirap na problema ng bayan sa gitna ng pandemya, ang mga kritiko ng gobyerno, pinipolitika ang pandemya. Kaya nga po na nagkaroon ng pagkakataon na nagkaroon ng panawagan, isang tabi ang politika, magkaisa nang tayo po ay makabangon sa pandemya, sumapi na po tayo. Kaya nga po ang Cagayan ngayon nangunguna sa tawag ng pagkakaisa, Unity Bongbong Marcos para presidente. At siyempre po, Inday Sara Duterte para vice-presidente. Ilang beses po kami nakarating din ni Presidente Rodrigo Roa Duterte dito sa Cagayan dahil mahal na mahal po ng presidente ang probinsya ng Cagayan. Mabuhay po muli si Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ito po ay birthday, so hindi ako magtatagal. Napakadami na po nating naipasang mga batas nung tayo kongresista. Universal healthcare, libreng tanghalian sa mga nagugutom na kabataan, libreng wifi, libreng irigasyon made in Amulong. Sana mga taga-Amulong dito. Ang kasaysayan po niyan, inimbitahan ako ng aking estudyante sa UP College of Law para mag-attend ng isang pagpupulong ng mga magsasaka sa Amulong. Ang reklamo nila, napakataas na sinisingil ng National Irrigation Administration sa kanila. Abay ang pagkakautang mga 1950s pa. Ang sabi ko, huwag niyo na pong bayaran yan. Yan ay prescribed. At ang sabi ko, kung makakarating po sa Kongreso,
ililibre na natin ang irigasyon at yan po'y nangyari, libreng irigasyon made in Cagayan. Asahan niyo po na pag tayo nakarating ng Senado, bilang po natin susuportahan ang Bongbong Marcos Inday Sara, itataguyod po natin ang pagtigil ng kagutuman Zero Hunger Bill, ang malinis at ligtas na inuming pagtubig, ang Right to Water Bill, at ang malawakang reforma sa ating sistema ng katarungan, nang ganon mapabilis po ang paglilitis at ang mga biktima mabigyan kaagad ng daños perwisyo. Pero aking panawagan sa ngayon po, pagkakaisa, Bongbong Marcos President, Inday Sara Duterte Vice President, at ang inyong abang lingkod number 54, dati spokesman kay Presidente, ngayon naman gustong maging action man at pambansang dancing teddy bear. Honey Rocky po, 54 sa balota. Magandang araw po and happy birthday, JTE. Maraming maraming salamat po, Senator Harry Roque. Susunod naman po natin, pakinggan ang ating pambato ng Cagayan 1st District sa House of Representatives. Huwag po natin kakalimutan, hashtag Aksyon Agad at hashtag Alagang Katrina. Mga kababayan, mula po sa Lakas Christian Muslim Democrats, palakpakan po natin lahat and please welcome our soon-to-be. Ken Kakabsat, maraming salamat po sa inyong pagdalo at welcome po sa inyong lahat. Shock ni Katrina Ponce Enrile, shock ti anak ni Juan Ponce Enrile. Ngayon umaga po ay ating ipagdiriwa ang kaarawan ng isa sa pinaka-importanteng tao sa aking buhay at sa kasaysayan. Okay ako sa Ilocano, hindi sa Tagalog. Nang Cagayan, sabayan niyo po ako sa pagbati ng happy birthday sa anak ng Cagayan, ang aking mahal na ama, Senator Juan Ponce Enrile. Salamat po. Ngayon din pong araw na ito ay atin pasisinayaan ang BBM Sara Campaign Headquarters dito po sa Cagayan. Malaking karangalan po na pinaundakan ang aming munting imbitasyon ng ating susunod na presidente ng Pilipinas, si Tagano niya yan sa bato, ang Tigre ng Norte, President Bongbong Marcos Jr. Lamang
sa karera ng pagkapangulo. Kaya hindi ko na ho patatagalin pa. Alam kong excited na kayong pakinggan ang mensahe para sa mga kagayaro ng susunod na presidente ng Pilipinas. Ang pinakahihintay natin sandali, mahal, mga mahal kong kababayan, pasalubungan natin na mainit na Cagayan welcome si Ferdinand Bongbong Marcos. Katrina Ponce Enrile. Bagong lahat ay kailangan ko pong batiin ang aking Senate President at ang ating nagkaroon ng birthday, at ang kanyang birthday ay tamang-tama at bagay na bagay sa kanya dahil ito ay araw ng mga puso na imbag ti panangkasangay, Manong Johnny Ponce Enrile. Marami po tayong bisitang kasama ngayon. At narinig niyo na po si Secretary Harry Roque, na dapat siguro tawagin na nating Senator Harry Roque, at siya ay papasok na sa Senado at tutulungan ng unit team para makamtan ang ating ipinaglalaban na adhikain na pagkakaisa. Nandito rin po ang Majority Floor Leader ng House of Representatives, Congressman Martin Romualdez, na isang pinapunta ni Inday Sara para mag-represent sa kanya sa araw na ito. Andito rin po all the way from Isabela, Congressman Tony Pet Albano, ang ating kandidato, aba, o Vincent, meron ng I love you, Billy. Kunan mo ng picture, pakita po kay Sandro, akala niya. Baka akala ni Sandro, siya lang ang may fans eh. At kung mayores, councilors na nandito ngayon, at yung mga local officials sa kasama natin na imbag gabigat yung amin apo. Ako'y nagpapasalamat sa aking senador na at si Katrina sa kanilang pagbukas nitong HQ ng unit team. At ito po ay napaka-importante dahil ang unit team ay kami po ni Mayor Inday Sara, at ang aming adhikain ay ang pagkakaisa. Kaya't naman po ay nasimula na natin at nag-iikot na po kami at kinakausap natin ang ating mga kababayan at isinisigaw ang ating pinaglalaban na pagkakaisa para sa sambayan ng Pilipino. Yan po ang aming pananaw na ito ang tapat na paniniwala ng unity, na ang pagkakaisa ay ang unang hakbang para tayo po ay makarecover na mula dito sa pandemya, mula dito sa economic crisis na dinala rin ng pandemya. Kaya po, nagsimula kaming magsalita tungkol dito noong kung ilan, matagal na, mga November pa, bago pagkatapos mag-filing, ay pinag-umiikot na kami.
At sinasabi namin, eh, talaga naman sa aming pananaw, ay eh, kailangan na magkaisa ang Pilipino. At kailangan, eh, pagsama-sama natin. Ngayon, eh, sabi ko sa kanya, maganda siguro kung magsama tayo. Tayo, na Mayor Sara at saka ako. At dahil napaka-ganda at napaka-importanteng simbolo ang tambalan ng Marcos at Duterte at lahat ng aming kasama sa Unity. Napaka-importante ang pagsamang pwersa ng isang Marcos at isang Duterte, isang galing sa Norte at ang isang galing sa Davao, sa Mindanao, kung kaya naman magsama ang nanggaling sa magkabilang dako ng Pilipinas, ay siguro naman kaya natin ipagsama ang buong Pilipinas. Sa aming pag-iikot, sa aming pagpunta kung saan-saan lugar, ay pinapalaman natin sa ating mga kababayan na ito na ang panahon dahil ng pagkakaisa. Dahil itong darating na halalan sa Mayo ay sa aking palagay ay magiging pinaka makabuluhan, pinaka importante, the most meaningful campaign and election in our lifetime. Ang dahilan kung bakit ko sinasabi yan ay dahil in this election, we are deciding the future of our country. And I do not believe that the future will be as bright if we are divided. I do not believe that we will pass the crisis of the pandemic and the crisis of the economy hanggat po tayo ay magkaisa. Kaya naman po, pagpunta natin dito, eh, nasa Norte, ako'y nagpapasalamat na nagkaroon ako ng pakatanong na makabalik sa Norte. At eh, nauna pa ang Cagayan. Hindi pa ako nakauwi ng Ilocos Norte. Noong inanyayahan ako, inimbita po ako ng aking Senate President. At sinabi niya, akala ko, imbitihin niya ako sa birthday party niya. Eh, ganito pala, iba pala. Siyempre, alam naman natin na si Senator Juan Ponce Enrile ay laging iniisip ang kabutihan ng ating bansa. At sabi niya, hindi itong pang-birthday. Ito ay magbubukas tayo ng HQ para masimula na natin ang kilusan ng pagkakaisa sa Tuguegarao sa Cagayan. Kaya nagpapasalamat ako sa inyo. Alam ko na marami sa inyo ay kanina pang nag-aantay. At ngayon ay nakabilad ngayon kayo sa araw. Ngunit nandiyan pa rin kayo. Pero may suspecha ako, baka yung ibang mga dalaga dyan, eh, si Sandro kinaantay. Eh, nandun ngayon siya at tumatakbo siya sa First District ng Ilocos Norte. Kaya busy rin siya na magkampanya at nandun ngayon siya sa amin. At kaya naman, ay sinama ko naman, eh, hindi ko naman siguro sasabihin substitute, pero ito po yung aming hunso na si Vincent Martin. Kasama po kami sa inyo, yung mga na-stranded. Alam niyo po ang nangyari. 2 taon na namin hindi nakita itong anak ko dahil nagtatrabaho siya sa Singapore. At yan ang naging sitwasyon, hindi siya makabalik ng Pilipinas dahil pabago-bago ang COVID. Kaya sa wakas, napauwi namin siya itong Pasko na ito. Kaya kami naman ay tuwang-tuwa na makita uli ang aming anak. Ngunit ito ang naging karanasan ng lahat ng Pilipino. Lahat po tayo, lahat ng bawat isang mamamayang Pilipino, kahit gaano kayaman, kahit gaano kasikat, ay nakaramdam ng kahirapan dito sa pumasok na pandemya dito sa ating bansa. At kahit na ngayon,
Dahil maganda po ang performance ng ating mga LGU sa kanilang pag-vaccination rollout, ay dahang-dahan lalampas na tayo dito sa problema ng pandemya. Ngunit, kahit makalampas tayo ng problema ng pandemya, na vaccinate na lahat, na immune na lahat, ay kailangan pa rin natin harapin ang problema ng ating ekonomiya. At marami po tayong gagawin. Kailangan natin ayusin po ang ayusin ang ekonomiya at mga iba't ibang sektor ng ating lipunan at ng ating ekonomiya para dahang-dahan makabalik tayo. Kailangan natin ayusin at tulungan ang mga maliliit na negosyante. Kailangan natin pagandahin ang ating agrikultura. Kailangan natin magbigay ng trabaho sa industriya ng turismo. Kailangan natin pagandahin ang ating nakitang pagkukulang sa healthcare system natin, sa mga ospital natin. Kailangan natin ayusin ang ating internet. Marami po tayong kailangan gawin. Ngunit, sa aking palagay, alam naman po natin, ang isang tao, kahit gaano kasipag, kahit gaano kagaling, ay isang tao lamang yan. Ngunit, kapag nagsanib puwersa ang bawat mamamayang Pilipino at nagkaisa at sabay-sabay na gumalaw at ginagamit ang husay, ang sipag, ang galing ng, at pagmamahal ng bawat Pilipino, ay makikita natin dahan-dahan natin pauusugin at pasisikatin ulit ang ating minamahal na Pilipinas at pagagandahin natin ang buhay ng bawat Pilipino. Pinag-uusapan ni Inday Sara itong aming naging adhikain ng pagkakaisa. At habang tumagal ang panahon na ito ay sinisigaw natin ang advokasya ng pagkakaisa, ay dahang-dahan pong naririnig natin ang sagot ng ating mga kababayan. At ang sagot na yan ay nagsimula sa parang maliit lang na bulong. Ngunit habang tumatagal ng panahon, lumalakas ang tinig ng boses ng bawat Pilipino. Hanggat ang aming sinimulan na kampanya para sa pagkakaisa ay naging kilusan na ng pagkakaisa. At dahan-dahan ang tinig ng Pilipino ay naririnig natin, hindi na po bulong kung hindi sigaw na, na kasama kami sa pagkakaisa. Kasama kami sa pagbabago, kasama kami sa pag-uunlad ng Pilipinas, kasama kami para pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino. Hindi naman po tayo magtataka dahil po ang mga Pilipino ay nasa ugali. May maraming katangian ng Pinoy. Ngunit siguro para sa akin, ang pinakamahalagang katangian ng Pilipino, ng kultura ng Pilipino, ng ugali ng Pilipino, ay ang mga Pilipino ay mapagmahal. Ang mga Pilipino ay makabayanihan. Hindi po tayo naghahanap ng away. Hindi po tayo naghahanap ng gulo. Ang ugali ng Pilipino, pag nakita ang kanyang kapwa Pilipinong naghihirap, ay lalapit at tutulong. Ang ugali ng Pilipino, pagka nanghihingi ng tulong ang kanyang kapwa Pilipino, ay ibibigay ang kanyang kamay para makadulot ng kaunting ginhawa sa ating kapwa. Kaya naman po, ipagpatuloy natin itong nasimulaan natin na pagkikilos ng pagkakaisa hanggang tayo po ay magtagumpay sa darating, hindi lamang sa darating na halalan. Ang sinasabi ko pong tagumpay ay hindi lang sa eleksyon, hindi lang sa politika, ngunit ang tunay na tagumpay ng pagkakaisa muli
ng sambayan ng Pilipino. Ito po ang ating layunin. Ito po ang ating pangarap. Ito po ay hindi namin titigilan magtrabaho hanggang makamtan natin ang masasabi natin ay tuloy-tuloy na talaga ang ating kilusan ng pagkakaisa at sumasama na ang karamihan ng mga Pilipino at dito na tayo magsimula. Kagaya ng inasabi ko po sa inyo, naunahan po ang ng Cagayan ng Ilocos Norte sa aking pagbisita. Kaya tandaan po natin ito sa birthday ni Senator Juan Ponce Enrile. Nagsimula dito sa Norte ang kilusan ng pagkakaisa. Ipagpatuloy po natin yung ating sinimulaan na kilusan. Ipagpatuloy po natin palabasin ang ugali ng Pilipino na nagmamahal sa kapwa na tumutulong sa bansa. Ipagpatuloy po natin yan at kapag tayo ay masasabi natin ipinagkaisa natin ang Pilipinas, maipaganda na natin ang takbo ng ekonomiya at ang buhay ng bawat tao ay masasabi natin, sitingnan po natin, haharapin po natin muli ang mundo at sasabihin natin kami ay sikat na dahil kami nagkaisa. Hindi ko sinasabing babalik po tayo doon sa dati nung bago ng pandemya. Ngunit sisikat pa natin ang Pilipinas. At pagka naabot natin, pagka yan ay naabot natin, ay haharapin natin ang mundo. At sasabihin natin at isisigaw natin, ako ay Pilipino. Taas mo kahit karami. Kaya't sama-sama po natin, ipagsanib puwersa po natin lahat ng sektor ng ating lipunan. Ipagsama-sama po natin ang ating mga minamahal na kapwa Pilipino. At kung ganun po ang ating gagawin at huwag nating titigilan at nagkaisa tayong lahat, ay mararamdaman na po natin na sama-sama tayong babangon muli. Pagdina na nakayangin nato ng bagkabigat. Happy birthday po! Ipinagdidiwang po natin ang isang napaka-importanteng araw para sa isang napaka-importanteng political figure di lamang ng Cagayan, kundi ng buong Pilipinas. Ladies and gentlemen, palakpakan po natin ang nag-iisang Juan Ponce Enrile! Marcos,
sumaruno kanawang guwagwag na sumaruno na presidente de Pilipinas. Kablawan ka. Iti dito ay upanbo dito ay Cagayan. It is an honor. It is our pleasure to have you here to show you the love of the Cagayanos for the unity team that will bring forth the progress of the Republic of the Philippines. Gusto ang ginawin ka na kaya amin, iti na ito ay naunaw. Kain may kay dito ay sumango kay Mayapong Bongbong Marcos. Sapa ay tumata di kay Liplipatin, dito ay naunaw. Agbyag ni Apo Marcos! Agbyag ni Apo Sara Duterte! Gusto ang ginawin ka na kaya amin, agbyag ni Apo Harry Roque! Agbyag amin ng iti kandidato ng senador! Agbyag ni Perla Tumaliwan! Agbyag ni Katrina Ponce Enrile! Gustag nila ka na kaya amin ng magabing at siyo! Sabay-sabay po natin kantahan si Senator Juan Ponce Enrile ng Happy Birthday!